So for today's vlog, kagaya ng nakikita niyo po sa inyong screen ngayon, ay tuturuan ko po kayo kung paano po ma-achieve itong ganitong punto, ganitong effect sa punto. Itong merong faded dito sa right, fade to white siya. Para pwede dito sa side na ito, ay pwede po tayo makapagtagay ng konting text. Bawa, title page, gagawa tayo ng title page. Ayaw natin i-edit yung the usual page lang na walang ka-picture-picture, walang ka-puto-puto. Gusto natin, iba naman. Okay? Ang gusto natin na background ay sarili nating photo, for example. Okay, so pwede natin gamitin dito sa part na ito. Pwede natin gamitin itong effect na ito. At pwede tayong maglagay ng mga text dito sa side na ito. Alright, let's start. Now, ang gagawin natin, of course, maglalagay mo ito. Open muna tayo ng photo. Okay, ganito siya mag-open. Punta ka sa file. Open ka. Okay, then maghanap ka ng photo. Okay, so in my case, ang in-open ko na ay ito. Okay, naka-preset na ito. So, in-open ko na siya. So, paano natin ma-achieve itong may faded dito sa kaliwang bahagi? Okay, ayaw natin mag-fade ng mag-fade ng totally sa lahat ng bahagi ng photo. Gusto natin bahagi lang, part lang ng photo. Okay, gusto natin dito sa left side at dito sa right side. Okay, so yun yung gusto natin i-achieve. Okay, so ang gusto kong puntahan ninyo ay dito sa part na ito. Dito sa bucket tool. Okay, pero gusto ko mag-right click kayo. Okay, ang hanapin nyo ay gradient tool. Meron dito sa taas, tingnan nyo pong mabuti ito, medyo tricky siya. Meron dito sa taas, naka-preset siya, blue. Okay, blue. At ang gusto natin, white ba? Gusto natin i-achieve ay white. Ngayon, pupunta tayo dito sa part na ito. Transparent yung kabila. Okay? May naka-preset siya na yellow. Okay, palitan natin yung yellow. Okay? I-click natin itong part na ito. And gusto natin white. Para ma-achieve yung kanina. Pero pwede rin ibang kulay. Gusto nyo. Pero madalas ginagamit ko kasi paint white. Okay, kasi mas maganda siya. Okay. Pwede natin i-adjust ito. Pwede natin i-ganon. Pwede natin i-ilahin pa-right para mawala yung yellow. Okay. Pwede rin natin timplahin. Gusto natin. Okay. Ito palitan ko white din. Okay. Para mawala yung yellow. Okay, wala na. So white na siya. Okay. So makikita natin at dito na siya. So, ang gagawin ko, since ito yung photo natin, ang gagawin ko muna pala, punta tayo dito sa layers, i-unlock ko yun, okay, by clicking the lock button dot, na-unlock ko siya, okay, para madalaw natin itong photo na ito. Gagawin ko, itadrag ko dito, i-click ko muna, i-left click ko muna dito, then itadrag natin pa-right, kung sa gusto nating fade, naka-fade, okay. Kasi gusto natin maalis yung mga elements ng ganun. So, pwede rin i-fade ng ganun. At ang focus lang ay yung subject natin. Diba? Kita natin sa harapan. Okay. Ayan. Diba? Mga pasura doon sa likod. Pwede. Diba? Mas maganda. Mas maganda yung effect niya. At mas maganda pa kung i-grayscale siya. Mas maganda yung effect niya kung i-grayscale siya. Mas dramatic. Okay. Diba? 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 Pwede rin natin dito sa baba. Nasa sa'yo na yan kung ano yung mga i-fade mo. Pwede rin dito. Pwede rin dito para ayan, pwede rin natin gamitin dito para talagang ang focus ng ating photo ay dito sa ating subject. Okay. Paano naman ngayon i-grayscale? Kung gusto natin i-grayscale. Okay. Hanapin natin yung image. Okay. Ito tayo sa mode. At i-click natin yan. Ayun, nandun yung grayscale. Tingnan natin yung effect. Okay, click discard. Ayun, mas maganda yung itsura. Mas maganda yung kakalabasan. So, doon nagtatapos ang ating tutorial video ngayong araw na ito. Hopefully, nagustuhan niyo po ito. Please click the like button below. Mag-comment niyo po kayo kung may karagdagang request, may karagdagang tanong po kayo. And please click the subscribe button below and hit that notification bell para lagi-lagi kayong makakatanggap ng mga notifications kapag may newly uploaded videos po tayo. Tutorial videos, for example, sa Adobe Photoshop sa pag-e-edit ng photo. Okay, maraming salamat.